Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Ang ituturo ko sa inyo guys, paano mag-operate nito ng Sherla. Ito yung equipment na Sherla ay ginagamit sa cable fault detector sa mga underground cable siya. Ito sa yung cable natin guys, tinitesting ay 185 square mm 3 core tapos armored type siya. Kasi ito yung mga cable na to, may mga damage doon papunta yung guys, nakabao na yan. Siguro mga, ang baon nito ay mga 2 meters below underground sa ilalim ng lupa natin. Ito sa in and out, nakaring circuit ito siya, yung cable natin. Dito siya papunta ngayon sa RMU natin. Sa RMU, papakita ko sa inyo yung RMU, yan ang RMU. Diyan siya ikukunik, ring main unit ang ibig sabihin yan. Ngayon balik tayo dito guys. Ito papunta ito sa main grid. Itong cable na ito. Natititik siya na may damage yung insulation niya. May damage kaya di pumapasa sa sheet integrity test. Ngayon, ang main grid ay pinaka main supply. Ayun sa guys oh. Eh makikita niyo yung malaking building na yan, yun ang main grid. Yan. Tapos, balik tayo dito kung paano ba siya i-operate. Ito, makita ko muna sa inyo, ito siya emergency shutdown. Kung sakaling mag, ano, may trouble o may nakakorente doon, pwede mo siya ma-emergency shutdown. Ganyan mo, baba mo lang siya. Tapos, pag gusto mo, susiyan mo yan, angat naman siya. Ito yung sa USB niya. Yung mga nabasa nito, pwede mo sa ilipat dito. Ito yung open switch niya. Ito yung monitoring screen niya. Ito yung selector niya na para mag-select ka na. At saka ito. At ito naman para sa mag-select ka o mag-stroll ka. Ito, may paikot-ikot ng ito guys. Ngayon, umpisa na natin. Kung paano ba? Ngayon, pakita ko sa muna sa inyo yung koneksyon. Ito yung koneksyon niya. Naka pinpointing. Ibig sabihin ng pinpointing, ito yung koneksyon natin pag naka pinpointing tayo. Yung isang linya dito. Tapos nakalagay ito sa armored. Yan. Tapos may blue sa, yung blue niya. Yung kasamang blue, naka-connect siya sa ground. Ito naman yung ground konektado sa conductor ng cable natin. Yan. Ito. Tingnan nyo guys, yan konektado lang siya sa grounding natin. Yung dalawang linya na to. Tapos yung isang linya konektado din sa grounding papunta sa armored. Ito yung blue. Yan. Ngayon guys, isa na natin tapos dapat may grounding rod kayo. Yan, dito. Mula dito, naka-connect siya sa grounding rod. So, grounding rod naman papunta sa equipment natin. Ito. Yan, papunta sa equipment natin. Ito yung grounding natin. Yan. For safety precaution na i-drain niya yung grounding natin. Ito mamaya sa ano ito. Sa pre-location. Itong connection na ito sa taas. Yung isa. Sa pre-location naman ito guys. Para pag mag-ano ka, mag-test ka kung ilang meters yung haba na damage, madi-detect natin. Ngayon, ito lang guys ang gagawin. Iyon natin. Yan. Antayin nyo natin na mag-stable. Ayan, nagre-reading pa siya.
Ngayon, yung mag-i-select tayo. Kasi mag-pre-location tayo, ito yung i-select natin. Makikita mo yan, may tao. Ayan. Ito yung stroll niya. Ikuti mo lang pa kanan. Mapunta sa dito ngayon, mag-i-select siya. Ayan, nakikita yung itim. Ngayon, mag-pre-location ang gagawin natin. Ibig sabihin ng pre-location, hahanapin natin yung kung saan may damage. Yan. Select natin. Tapos magsiselect tayo kung ilang KB. 5 KB hanggang 10 KB sa guys. Pag 10 KB, kailangan malalim yung kable. Malalim yung lupa, pwede mo siyang indika ng 10 KB. Pag mababa, 5 KB o 8 KB lang. Ngayon, select natin. 5 KB, okay. Pag pindot, okay to. Tapos number 4 yung sa ano niya yan sa milliamps sa ano niya pointing niya. Tapos punta tayo dito sa ano niya time limit niya. Gusto natin ng kalahating oras. Select lang ganyan. Ikutin lang natin yan. 30 minutes. Pag dating ng 30 minutes guys, magka-cut off na to yung ano niya yung sinusupply natin dito na voltage sa conductor na yan. Ngayon, nakasilik na tayo sa 30 minutes. Pindutin natin. Ito yung time delay nya. Ito. Ibig sabihin na time delay, kung gusto mong bago ka pumunta doon sa pinaroonan mo, saka sa mag-start. Pero, tanggalin na natin to. Time delay. Ayan, i-0-0 natin. Ngayon, 0 minutes na siya. Iwan na natin. Pag nag-on na guys, pindutin na natin to. Tingnan natin yung mag-blink. Pula. Yan. Pag nag-blink, pindutin na natin to. Yan. Okay na yan. Ibig sabihin, may makita tayo na ano dito, yung yun, oh, yung electric sign. Ibig sabihin, nag-i-inject ka na ngayon ng supply na 5 kV volts. Ayan, 5 kV. 5.0 kV. Ibig sabihin, DC to siya, 5,000 volts. Ngayon i-inject mo. Ngayon, pag naka-inject ka na ngayon, gagamitin mo na ngayon ito. Kailangan mo na nito yung stick, yung probe niya. Ito. Pupunta ka doon sa tinuro na halimbawa nag-pinpoint ka. Yan. Halimbawa yung cable natin eh. Let's say yung cable natin eh dito. Ngayon mag-pinpoint tayo. Ilagay natin dyan yung isa. Kailangan gitnaan nyo. Ilagay natin dito yung isa. Ngayon, kukunin ko yung protract. Yung monitor nya. Ito yung monitor nya guys. Ito naman yung ginagamit na protract control unit. I-on natin. Ito yung on nya. Yan. Protract control unit siya guys. Ito. Yung blue. Yung blue color na, na ayan yung probe natin. Yung stick nya. Dito siya. Sa red. Ganyan ko sa red. Yan. Tapos ito yung black. Yung black naman i-connect mo sa black. Konektado siya sa block guys. Dito. Ayan. Ngayon, ito yung sign. Ito, makikita nyo yun. Sa asphalt, ito guys. Ito yung sa lupa. Back natin. Ngayon, pipindutin natin yung sa lupang lupa. Ito, yung may stick. Ngayon, makikita kayo ngayon nagre-reading siya. Yan, may nadidetect sa guys. Yan ang tamang nadidetect na may sira ang ano nyo, armored na cable. Pag may kwadrado guys, yan ang nilalabas ng monitor natin. May nadidetect sa guys. Malapit tayo sa grounding natin.
sa grounding natin at saka nasa naka-connect sa armored ito. Kaya natin detect nyo yan, guys. Yan. Tingnan mo, ayan, tingnan nyo. Ayan, nadidetect nyo. Yan ang tamang reading ng may nadidetect na may anong kable nyo. Ito yung selector nya. Palitan yung graphics. Yan. Palitan, palakyan. Yan, ganyan yung selector nyan. Ganun na yan, guys. Pag mag-operate nito ng protract control unit natin, makikita natin kung saan yung may defective na cable. Isi-search natin. Hanapin natin. Ayan, may nakikita sa may nadidetect sa dahil naka ano yung ground natin sa earth. Tapos yung ground natin konektado dito sa siya armor natin. Huwag nyo hipuin to, guys. May ano yan. Habang nakared dito, ibig sabihin nag-inject siya ng 5 kV voltage, 5000 volts DC, direct current ito. Ngayon, pag wala siyang na-detect, guys, titingnan natin, papunta tayo doon. Wala, magkaiba na itong reading nito, hindi ganito. Pag may na-detect, guys, ito yung reading niya. Ng ano natin, graphics. Yan. Ngayon, papunta tayo doon sa walang ano, walang tama. Na wala siyang na-detect. Yung normal lang. Para makita nyo. Yan, ganyan yung natitik niya, guys, pag may nakikita siya. Ganyan yung graphics, gano'n, no, kudrado. Ngayon, pupunta tayo doon sa ibang location. Dito natin yung i-testing kung anong mangyayari. Ayan. Tingnan natin. Ayan, ganun na yan, guys. May nanodetect pa rin siya. Abot pa rin dito. Oo. Abot pa rin dito. Hanto tayo doon sa ulahan pa. Ano mangyayari, guys? Wala na siya nadidetect, guys. Tingnan niya, wala na. Guwet-guwet na lang, hindi kagaya ng kanina. May kwadrado-kwadrado. Ganun yung mangyayari, guys. Yan. Ganun lang yung ginagawa, guys. Pag mag... Ang tawag naman ito, sa ginagawa namin, pinpointing using protract control unit. Bali, dapat lagi nyo nag-i-inject kayo ng supply habang naghahanap ng tama ng kape nito. Pag pinatay nyo, iyon nyo lang dito. Diin nyo lang. Patay na yan, guys. Ganun na yan, guys, yung pag-operate nito. Tinan natin kung ilang minuto na lang. 23 minutes pa. Dilim. Sige, guys, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroon. Sana nakatulong ito yung ano. Kung gusto nyo matuto nito. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah.